Napakahalaga ng pananampalataya, subalit napakaliit ng pagkaunawa ng marami dito. Faith could really be gravely misunderstood, and you always have to take another look at faith. Thank you, Father, for life. Thank you for this day. Thank you for everything that you allow us to enjoy. Sa paglapit namin sa iyo, humihingi kami, Panginoon, ng pagpapatawad. Linisin niyo po kami para walang maging hadlang sa ating pag-uulayaw. Samahan niyo kami, Panginoon, turuan, akayin, pagalingin, palakasin, bigyan niyo kami ng kaliwanagan. Protect us from all evil men and evil spirits. Protect us from our own weaknesses. Allow us to see your face, to behold your beauty, and to receive blessings from you. Dalangin namin, Ama, kayo po ang maging tagapagsalita. Teach us, empower us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Napakahalaga po ng pananalig. Yan ang lahat-lahat sa katunayan. Kaya nga tayo narito ay dahil dyan. Needless to say, faith is all important. It is everything. Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos kung wala tayong pananalig. Faith is necessary in pleasing God. Faith above all else. Hebrews 11:1, meanwhile, says, "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." Pagka tayo ay may pananalig, ang inaasahan pa lang natin ay katiyakan na. At ito ang paliwanag at pagkakaunawa sa lahat ng hindi naman nakikita o naaabot ng isip. Faith assures. And in the face of insecurity, of difficulty, of all questions and mysteries, assurance is an important power in life. Assurance coming from faith gives hope. It gives peace and direction. Pag tayo nakakatiyak, hindi dahil alam, kundi dahil nananalig, nagkakaroon tayo ng pag-asa, kapayapaan, at direksyon sa buhay. At ang mga taong ligaw, ang mga taong nawawala sa sarili, ang mga taong nakakalimot sa kahulugan ng buhay, yan ang kulang, pag-asa, kapayapaan, at direksyon na nagmumula sa pananalig. James 1:6-7. "He who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord." Pag ang tao ay nagdududa, nag-aalinlangan, ay para lang siyang tubig sa dagat na kung saan itaboy ng hangin, nagiging alon at doon nagpupunta. Huwag daw dapat asahan ng ganong klaseng tao na may matatanggap siyang anumang pagpapala mula sa Diyos. Kailangan ng pananalig ay matibay at hindi puro alinlangan. Inversely, what is it saying is that faith procures God's provision. Faith receives God's blessing. Ito ang napakahalaga. Pag nananalig ka, mas mahalaga yung pananalig kesa sakripisyo, kesa sa pagpipilit na maging matuwid, na kahit anong pagtatangka natin, hindi natin napaperfect. Pero ang pananalig, ito ang tapakilos sa kamay ng Diyos na magbigay, magbukas palad at magbigay ng pagpapala. Ephesians 2:8, "For it is by grace you have been saved through faith." Isang mahabang usapin, pero ang kinakahinatlan lang, faith saves. Sino ang naliligtas? Yung nananalig. Romans 4:3, "Abraham believed God and it was credited to him as righteousness." Sa pananalig ni Abraham, kahit marami siyang ginawang hindi pinakatama, kahit may mga ginawa siyang mali, siya'y inari, binilang, itinuring na matuwid sapagkat siya'y nananalig. Faith translates into righteousness. Kaya naliligtas ang nananalig hindi dahil siya'y banal, sapagkat ang kanyang pananalig ginagawang kabanalan. Pag siya'y nananalig, itinuturing siyang banal. Faith makes the believer righteous. Not his deeds, not her actions, but faith. So those who believe in God, those who believe in Jesus as Savior, become and are made
righteous. Ano ang binanggit ng Panginoon tungkol sa pananalig? Let's take a look at Jesus on faith. What He says about it. And we should take another look at faith through the eyes and mouth of Jesus. Luke 17, 3-6. And this is the heart of the matter. Kanina, tinignan lang natin yung ilang halaga ng pananalig. Pero ito ngayon ang talagang usapin na nais natin pag-aralan. Luke 17, 3-6. So watch yourselves. Kausap niya mga disipulo. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. If he sins against you 7 times in a day, and 7 times comes back to you and says, I repent, forgive him. The apostles said to the Lord, increase our faith. Pansinin ninyo ito, ang pinag-uusapan, forgiveness. Sabi ng Panginoon, kung nagkakasala sa inyo ang inyong kapatid, punahin ninyo at nang maitama. Kung magbagong loob, humingi ng patawad, patawarin nyo. At kung 7 beses magkasala laban sa inyo ang inyong kapatid, at 7 beses ding humingi ng tawad, 7 beses nyo ring patatawarin. Ang pinag-uusapan, forgiveness, kasagot-sagot ng apostles, increase our faith. Dagdagan nyo po ang aming pananalig. Patibayin nyo ang aming pananampalataya. He replied, verse 6, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. So pinag-uusapan, pagpapatawad, sabi ng mga disciples, dagdagan nyo pong pananalig namin. Sabi naman ni Lord, kung may pananalig kayo na kasinlait ng butil ng buto ng mustasa, na yun ay halos maliit pa sa ulo ng aspili, halos maliit pa doon sa sesame seed na nakakain nyo sa palitaw o sa Korean food. At yung mulberry tree, kasing laki ng pinakamatataas na akasya, 5 stories tall, mataas pa sa monumento ni Rizal, ganun yung mulberry tree. Sa culture ng Israel, isa na yun sa pinakasukdulang mataas na puno. No? Sabi, kung meron kayong pananalig na singliit ng buto ng mustasa, utusan nyo yung malaking-malaking akasya na yan na bunutin ang sarili niya at ilipat niya at itanim sa pusod ng dagat. Sabi ganun, susundin kayo. Very interestingly, faith is defined and operationalized by Jesus. Mahalaga ang pag-aaral na ito mga kapatid, because from the mouth of Jesus, we will get insights about faith. At sa kwentong ito na naganap, binigyan niya ng kahulugan at binigyan niya ng gamit ang pananampalataya. So balikan natin yung context sa Luke 17, 3-4. So watch yourself, sabi niya, if your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. If he sins against you 7 times in a day, and 7 times comes back to you and says, I repent, forgive him. Faith here is applied by Jesus to forgiving. Therefore, faith forgives. Faith enables the believer to forgive, especially a repentant brother or sister. Said another way, may pananalig ka pala, pues, magpatawad ka. Very interesting equation ni Jesus. May pananalig ka pala, pues, kaya mong magpatawad. Paulit-ulit, walang katapusan. 7 being symbolic of perfection and completeness. So, faith in what? Biglang faith ang naging usapan. Sabi ng mga disciples, increase our faith. Well, faith in God's correctness in mandating it. Kailangan ng disciples, kailangan natin manalig na tama ang Diyos pag sinasabi niya magpatawad ka na walang katapusan. Alam niyo kung ba't mahalaga itong idiin? Marami sa atin hindi naniniwala sa Diyos sa lugar na yan, sa area na yan. Pag sinabi ng Lord, magpatawad ka, inisip mo lang, paano ko naman papatawarin yung kerida ng asawa ko? Imposible. Mali ang Diyos. Ganon.
di ka nananalig. Paano ko naman papatawarin yung pumatay sa asawa ko? Mali ang Diyos dyan. Diba? Paano ko papatawarin yung nang agaw ng boyfriend ko? Paano ko papatawarin yung sumunog ng kilay ko? Paano ko papatawarin yung ganito, yung ganyan? So, sabi ng mga disciples, increase our faith. Hindi kami nananalig ng ganap. Na tama yan. No? So, you have to have more faith in God's correctness. Faith in the ministry of forgiveness. Because if God commands it, therefore it's a ministry. It's an area of godly service. Faith in the benefits of forgiving. You know why? Because people who have little faith, ang nai-emphasize sa kanila is the disadvantage in forgiving. Sabi, edi lalaki ulo, uulit-ulitin, aabuso, imposible. Ang lumalaki sa ating isip, yung kabaligtaran, hindi yung benepisyo, kundi yung naiisip natin na disadvantage, not the advantage in forgiving. So, faith in one's God-given capacity to forgive. Sabi mo, hindi ko kaya yan. So, pagsasabi ng mga apostles, increase our faith. Para na nilang sinabing, konti lang ang pananalig namin na tama, yung teaching na yan. Konti lang ang pananalig namin sa halaga ng ministry na yan. At sa beneficyo niyan. At konti lang ang pananalig namin sa aming kakayanan na sundin yan. But faith, as defined by Jesus, forgives, not only forgives, but forgives endlessly. Sa niya, pag 7 beses nagkasala, 7 beses humingi ng tawad, 7 beses niyong patawarin. Why? Why will you forgive your brother, your sister, your wife, your husband, your parents, your children, your friends? Why will you forgive 70 times 7? Because it is the only way to keep a relationship. Lahat ng relationship na nasira, nagkalimutan, nagtalikuran, kasi hindi nagpatawaran, yun lang ang dahilan. At kung may relasyon man, mga kapatid, na nagpapatuloy, husband and wife, halimbawa, patuloy na nandyan si wife, hindi naman dahil perfect si husband, dahil nagpo-forgive si wife. O nandyan pa si husband, hindi dahil perfect si wife, because husband forgives. Sino yung naghiwalay? Yung hindi nagpatawaran. Kaya ang dinuturo ni Jesus, forgive. Never stop forgiving. Because when you stop forgiving, you cut the relationship. Kaya nakikita nyo, may mga mag-asawa, may magkapatid, magpinsan, magkaibigan. Matapos magsama ng matagal at maganda, ngayon hindi na nag-uusap. Pagka nagkakatagpo sa isang lugar, nananig ka sa mga leeg pagtingin sa kabilang direksyon para lang huwag mapilitang bumate. Pinutol, sinayang, tinapon yung relasyon. Ang dahilan, hindi nagpatawad. Totoo, mahirap magpatawad. Pero ang daming sayang pag hindi ka nagpatawad. Sayang yung nakaraan at sayang yung darating pa na pwedeng mas gumanda pa. The Lord was saying that those who believe will forgive. And those who believe will be free. Free from grudges, free from anger, free from hatred. Sino ang tao hindi galit? Yung nagpatawad na. Sino ang taong galit pa? Yung hindi pa nagpapatawad. Eh, ang laki-laki ng lugi mo, pag daladala mo yung galit sa puso mo. Kaya para rin sa ikabubuti mo yun, na tinuturoan ka ng Diyos na magpatawad, hindi para ka ipaapi, ipakawawa, kundi para ka sumaya. Sapagkat lahat ng tao sa paligid mo magkakamali, sinasadya man o hindi. Eh kung hindi ka nagpapatawad, di ipon na ipon sa puso mo yung galit, yung inis. Maalala mo lang yung initial ng asawa mo, tumataas ang presyon mo. Sinong kawawa? Di ikaw. Those who forgive will be peaceful and therefore will be happy. They will stop struggling with things that cannot be changed or are not changed yet. Nagiging mapayapa sila. And only those who forgive are able to keep important relations and relationships. That's why Satan wants you proud. That's why Satan wants you sensitive.
So you won't forgive para mag-isa ka sa buhay. Para lumayo ka at makipagputulan ka ng relasyon sa mga taong mahalaga. Yung mapagpatawad, walang itinatakwil, therefore walang itinatapon. Habang tumatagal ang panahon, dumadami yung minamahal niya at nagmamahal sa kanya. Hindi baligtad na dati nang nakikipagmahalan sa kanya, nawala pa. Sayang yung investment. Now, very interestingly, the disciples perceived faith or lack of faith, and lack of faith is perceived and defined by the apostles. Kung dinefine ni Lord yung faith, inequate sa forgiveness, but let me be emphatic, hindi lang sa forgiveness yung faith. In this particular instance, inequate ni Lord sa forgiveness. Maaaring meron silang issue of forgiveness noong panahon na yun. Guro, nag-aaway-awayan sila, nagbabangayan. Kaya yun ang naging application ng faith, bagamat marami pang ibang application yun. Yung kabaligtaran ng faith, lack of faith, was perceived and defined by the apostles. Sabi nila sa Luke 17:5, the apostles said to the Lord, increase our faith. They were saying, well, Lord, sabi mo, never stop forgiving. As we are right now, we cannot forgive that way. Therefore, we don't believe enough. Therefore, sabi niya, increase our faith. Yun ang relasyon ng mga sentences na forgive at saka increase our faith. So our lack of capacity to forgive means we lack faith. So increase our faith so we can forgive. The apostles acknowledged that they found it difficult, if not impossible, to always be able to forgive endlessly. Well, perhaps they could forgive once in a while. They can forgive up to a point, but never all the time. So, sa kanila, yun ay little faith. At pakinabangan natin yung definition nila, ha? If we cannot forgive all the time, if we cannot forgive completely, that's little faith. Kahit naniniwala ka pa sa mga immersion at mga second coming at kung ano-ano pa, kung hindi mo mapatawad yung taong nandyan, little faith yun. Yun ang tingin ng mga apostles. Ang kanilang solusyon, increase our faith. Because when the faith is increased, they'll be able to forgive. Now, there is a very popular notion about faith. That faith must be big. That faith must be perfect. Faith must be great. That's why we all feel miserable. Kasi kung aaminin nating lahat, napakadalas, kakatiting yung faith natin. Kulang. Kaya nga kumisan eh, hindi ka naniniwalang pagagalingin ka ng Diyos sa panalangin. Nagpapadalangin ka pa sa iba. Dahil baka siya na naniniwala ay pakinggan, at ikaw na hindi naniniwala ay hindi pakinggan. Pero yung nagpapapanalangin ka lang, di ibig sabihin, naniniwala ka na, may little faith ka na nun. Ano ngayon? Ang sinasabi ng Panginoon, tungkol sa little faith na yun, na tinutukoy ng mga apostles. This is very important. Pay attention. Because the popular notion about lack of faith was debunked, challenged by Jesus. Sabi niya, anong increase our faith, increase our faith? Meron kayong small faith? Opo, kaya nga increase. Tama na yun. Sapat na yun, small faith. Luke 17:6. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Alin ba ang mas mahirap gawin? Magpatawad? Uutusan mo yung malaking-malaking puno na yan, buhatin ang sarili niya, maglakad, pumunta sa dagat, itanim ang sarili niya, hindi sa ibabaw ng tubig, sa ilalim ng tubig, sa pusod ng dagat. Ano ba ang size ng buto ng mustasa? Nakakita na siguro kayo, lalo yung kumakain ng mustasa. Ang liit. Kung ikukumpara sa basketball, isang basketball, by virtue of weight, 325,000 na buto ng mustasa.
Sa volume, sa laki, isang basketball, 1.9 or almost 2 million seeds, no, ng mustasa. So, anong sinasabi ng Panginoon? Small faith is okay. It will already accomplish much. Sa kakatiting mong faith na kasinlaki lang ng buto ng mustasa, mauutusan mo na yung puno na lumipat. So, even if your faith is small, you may begin. You may act on it and promise you will accomplish much. You know why many people are not able to accomplish much? Because they have little faith. And they think little faith is not enough. Yun ang mito na kailangang makalaya tayo ngayon. May kapraso ka lang, sabi ni Jesus, pwede na. Because small faith, as small as a mustard seed, is greater than a huge tree, 5 stories high. The big tree will not only be uprooted, it would even be planted in the seabed. To be repetitious, small faith accomplishes much. May small faith ka, kapatid? Siyempre. Yan lang nga nandiyan ka, faith na yan eh. Marami ka nang pwedeng gawin. Huwag ka na mag-antay ng malaking faith. The myth is, we need great faith to accomplish much. Eh, sa totoo lang, sino naman ang laging meron nun? Yung great faith. Isa siyang mito. Isa siyang haka-haka. Bihirang tao ang may great faith. At hindi mo siya kailangang hanapin para asahan na siya ang manalangin para sa'yo. Yung small faith mo, nakakapag-utos na sa puno. This myth that small faith will not accomplish anything paralyzes and prevents us from exercising whatever faith we have. Parang yung ang konti naman ng pera ko, baliwala na yan. Hindi na makakabawas, hindi na makakadagdag. Nakita niyo yung babaeng balo? Pinanood ni Jesus at ng kanyang mga disciples yung naglalagay ng offering sa temple, yung babaeng pagkahirap-hirap, yung pagkaliit-liit, pagkanipis-tipis sa parang pinipig niyang pera, walang kabigat-bigat, hinulog niya. Siguro sasabihin ng iba, ang liit naman nito, it will not make a difference anymore, wag na lang. Pero sabi ni Lord, yung babaeng yan, she gave the most. Wala namang maliit sa Diyos eh. May malaki sa kanya, no? Pero walang maliit. Wala naman talagang maliit. Subukan yung tingnan, yung pagkaliit-liit na butil ng buto under a microscope. Lumalaki. Sasabihin nyo, maliit ang butil ng bigas. Eh kung kuto kayo, maliit ba yun? Walang maliit. So, sabi ng mga disciples, increase our faith. In-increase ba ni Lord? Hindi. Jesus did not increase their faith. Very, very interestingly. Maganda sanang prayer, pero hindi naman dininig. Jesus instead told them to exercise their faith, no matter how little they thought of it. Sabi niya, anong increase our faith? May faith kayo maliit, yan ang gamitin nyo. Jesus emphasized, maliit na faith, pwedeng-pwede na yan. Sa wakas, dumating din ang title ng message natin. Diba? Pwedeng-pwede na yan. Huwag ka na maghintay ng great faith. Aabutin ka na lang ng second coming, wala ka pang magagawa. Ang liit-liit ng faith mo na kaya mo magturo, magturo ka na! Lalaki din yan pag nagtuturo ka na. Diba? Ang liit-liit ng faith mo na pwede ka magpastor, pwede ka magpreach, pwede kang kumanta, pwede ka magserve, gawin mo na. Huwag ka na magantay ng big faith. Baka hindi ka nadat na nun. Kaya sabi ni Lord, anong papalakihin yung faith? Meron na kayong maliit yan. Maliit lang, marami na magagawa. So how do we apply this? You believe in God? You are a believer? Una, bumalik tayo sa unang konteksto ng kwento. Forgive all the time. Huwag ka mga tuwiran dyan, matigas ang ulo kung babae o lalaki. Habang sinasabi ko ito, sabi ko, hindi ko mapaparagiba asawa ko. May faith ka nga, di ba? Exercise it. Forgive all the time. You can do it with just little faith.
Hindi mo kailangan maging santo o santa o puon para magawa yan. Little faith is enough. Ang mito, hindi ko kaya. I need more power from God. I need more faith in God. Jesus says, no! Kaya mo. Pwedeng-pwede na yung little faith mo. Do not wait for your faith to grow and to become great before you obey and before you act. Pag ginawa mo, tsaka mo palang malalamang, kaya mo pala. Kaya kapatid, kung ngayon lang for the first time, mula nung sinabi mong Kristiyano ka, ngayon ka lang maniniwala na kaya mo, gawin mo, forgive, and see that it will work. You have to obey first. Maraming Kristiyano, hindi naman obedient, simba ng simba, basa ng Bible, turo ng turo, kanta ng kanta, but they don't forgive. Sabi ni Lord, kaya mo yan. Yan ang gawin mo. Sa larangan na yan, patunayan mong may pananalig ka. In fact, it is through exercise that small things will become big or bigger. Ano bang nauuna kayong mga marunong magtanim? Punla o bunga? Kayong mga negosyante, puhunan o tubo? Kaya sa faith, anong mauuna? Obedience or growth of faith? Obedience muna para yun mag-grow. Kayong mga nag-gym, ano bang nauuna? Exercise o paglaki ng muscle? Sasabi mo, paglaki na lang muscle ko, tsaka ako magbubuhat. Hindi na mangyayari yon. Magbuhat-buhat ka ng konti-konti, lalaki yung muscle mo, padami lang nabubuhat. Ganon din yung forgiveness. Mag-aantay ka ng himala, lumaki yung pananalig mo para kayanin mo. Parang yun, yung gustong lumaki ng muscle, naghihintay muna lumaki bago siya mag-gym. Mag-gym ka muna. Mag-forgive ka muna, malalaman mong pwede. You can start with small faith. You can start with small investment. So little faith in God, yan ba ang ating problema? Huwag niyo problemahin. Meron ka na palang little, malaki yan. Just start your personal relationship with God. Little faith in what you could do, start believing and start acting on it. Do it. You have little faith in what others could do, start believing in them. Little faith in your talent, in your skill, in your capacity, start investing and relying on them. And you start encouraging others. You will accomplish much. Because little becomes much when you place it in God's hands. Doon palang dumadami yan pag nailagay na sa kamay ng Diyos. Walang maliit pag malapit. But for those who insist na gusto pa nila mag-increase yung faith nila, pwede naman. How to increase faith? Yan ang laging tanong ng mga tao. How do we increase faith? Pray. That's how you increase faith. Keep praying. Hindi naman pray for faith. Just pray. Magpasalamat ka, humingi ka, humiling ka. Purihin mo ang Diyos. Just pray. Because prayer and praying, no matter for what, increases and strengthens one's faith. Because the very act of prayer is an exercise. Prayer is the exercise of the Spirit. Pag nagpe-pray ka, kahit ano yun, humihiling, nagpapasalamat, nagpupuri, na-exercise ang Spirit mo. Just keep praying. And then, believe. Choose to believe. Believing is a choice. Pipili ka na rin lang, maniniwala at hindi maniniwala, eh doon ka na sa maniwala. Kasi yung naniniwala, may nagagawa. Yung hindi naniniwala, nagdududa lang, wala naman nagagawa. You want to increase your faith? Be with believers. Be with stronger, more mature believers. Sa bagay, mas madalas, mas may mapapala ka kasama mo, bagong mananampalataya, a new believer, mas naglalagablab yun. Alam nyo kung bakit dapat? Gusto nyo mag-increase sa inyong faith and be with believers? Kasi nakakahawa yan eh. Pag ang lagi nyong kasama, hindi mananampalataya, mahahawa kayo. Pag ang lagi nyong kasama, nananalig, mahahawa ka rin. Hebrews 10:24-25. Let us consider how we may spur one another. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. Pag nagsasama-sama, nakikita-kita, kakapagpataas ang pananalig.
Kabaligtaran ito, sabi sa 1 Corinthians 5:33, bad company corrupts good character. And what company could be worse than the company that takes your faith away from you and replaces it with nothing but doubt? Kung kayo ay nais na lumago ang pananalig at huwag kayong magulo, huwag kayong maligalig, huwag kayong makalog, choose what you see. Choose what you hear. Choose what you know. Choose what you do. Yung aral ng aral ko minsan, nagugulo lang lalo. Sa dinami-rami ng kung ano-anong pinagbababasa, nalilito lang. Meron na kayong pananalig, matibay na, huwag nyo nang guluhin ang sarili nyo, doon na kayo. Ecclesiastes 12:12, of making many books, there is no end, and much study wearies the body. Huwag nyo namang gawing excuse ito, mga batoga mag-aral, ano? Ang sinasabi lang, huwag ka nang mag-aral, magbabasa nung gumugulo lang sa pananalig mo. Kasi pag nagulo ka, at bigla ka nagkasakit, hindi ka ngayon makapanalangin, kasi naguguluhan ka eh. Paggabi, at may mga tumatawag sa iyong boses, hindi wala kang matawagan sa panalangin kasi naguguluhan ka. Pagka nalilito ka, iniwan ka ng mahal mo sa buhay, nag-iisa ka sa buhay, nasunugan, nawala ng negosyo, tapos wala kang pananalig, anong mapapala mo doon sa mga nanggulo sa iyo ng mga philosophers? Anong mapapala mo doon sa mga nanggulo sa iyo ng mga godless ideologies? May masasandal lang ka ba doon? May masisilungan ka ba doon? Ang pananalig ang pinakamatibay na sandigan sa buhay. Pananalig ang nagbibigay sa atin ng kakayahang kayanin ang hindi kaya. Tanggapin ang hindi katanggap-tanggap at mabuhay kahit ang hirap ng buhay. Pag inalis sa iyo ang pananalig, ano ngayon ang laban mo sa hirap ng buhay? Ano ang pangsangga mo? Anong aasahan mo? Mapapaasa ka ba nung naniniwala sa wala? Pananalig ang napakalaking bigay sa atin ng Diyos para harapin ang lahat ng hirap sa buhay. Kaya kung nananalig ka na at talagang paniwala ka na, tama na, huwag mo nang guluhin ang sarili mo. You have arrived. Yan naman pananalig eh. Sa dami ng nananalig, iba-ibang version yan eh. Iba-ibang kulay, iba-ibang hugis. So paniwalang-paniwala ka na, may darating na pinsan mo, iba yung pinaniniwalaan, guguluhin ka na naman. Anong gagawin mo ngayon pag nagulo ka? Kahalo-halo, naging bulang lang, naging salad na yung pananalig mo. Ano naman ang mapapala mo sa kanila sa oras na nalulungkot ka, nangungulila, natatakot? Mabibigyan ka ba ng tibay nung unbelief? No, it is belief that fortifies and strengthens you. It is precious. Belief, faith, no matter what shade, color, can strengthen you. Kaya tayo rin naman, huwag laging nanggugulo ng mga taong nananalig. Nananalig na talaga siya sa baptism by immersion. Huwag mo nang guluhin by baptism by injection. Di ikaw pa-inject ka, siya pa-immerse. Guguluhin mo pa, paniwalang-paniwala naman siya. Pag paniwala naman siya, tumatalab yun eh. It is faith that heals. May pananalig. Kaya huwag tumingin, huwag makinig, huwag sumama sa nakakagulo ng pananampalataya mo. Kung may gugulo, kung may nanggugulo, itanong mo sa sarili mo at itanong mo sa kanya, ano ang mapapala ko sa pagpapagulo? Ano ang mapapala ko sa pagpapauga, pagpapahina ng faith ko? Will I have assurance and peace and hope in times that I need it? Can I transplant a mulberry tree into the bottom of the sea with unbelief, with confusion? No, only faith can do it. Can I move mountains with your philosophies? Mahalaga, itinatanong. Alam mo naman kayo ng mga pananalig, parang smorgasbord, parang eat all you can, nakahatag, nakahain lahat. Kailangan din naman, para hindi ka maempatyo, pinipili mo yung kinakain mo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng buffet, kainin mo yung pinakagusto mo. Hindi ibig sabihin lulunin mo lahat.
Yung iba pag nagbo-buffet, talagang susunod, pupunta sa ospital. Kailangan na nila ng operasyon dahil kinain lahat dahil buffet. Hindi yun ang kahulugan ng buffet. Hindi talaga dapat yan, eat all you can. Come on lang yan ang marketing, no? Dapat, eat what you want. Or eat what you need. Hindi pati tangkay ng pinya kinain mo dahil nasa buffet. Ganon din kumisa sa pananalig eh. Pinaniwalaan mo na lahat, sinundan mo na lahat, gulong-gulo ka na, hindi mo na malaman talaga kung ano ka ba. Ang pinag-uusapan natin, balikan natin, is how to increase faith. Well, if you want, pray for more faith. Hindi naman masama yun eh. Hindi masama yung hilingin ng mga apostles, increase our faith. Pero hindi naman talaga yun ang binigay sa kanila. Sabi, huwag na kayong padagdag, meron na eh. Mark 9:24, immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. Nakita nyo yung ano? Dissonance, yung pagkalito, yung pagdadalawang loob. Naniniwala po ako, tulungan nyo po akong gapiin ang kakulangan ko sa paniniwala. You know why? Because the guy had faith, but it was little faith, and he thought little faith was not enough. In other words, what he was saying was, I do have little faith, help me overcome it, make it increase. Kaya sinasabi ni Lord na, you of little faith, nire-rebuke ngayon yung mga little faith, hindi talaga rebuke of little faith, kundi have big faith in your little faith, because your little faith is enough. Sobrang yung minamaliit ang faith nyo eh, kaya walang nangyayari. Yung iba naman, puro knowledge. Pag nagiging scientific, ayaw nang maniwala. Yung science naman, ine-explain lang in detail kung ano yung mystery sa faith. Paliwanag lang, pero hindi ibig sabihin, hindi totoo na nandun ang Diyos sa likod ng mga yon. Remember this, faith, not knowledge, is what moves mountains. You want to move mountains? Have faith. Use, operationalize, and act on your faith. No matter how little it might seem to you, yun ang pagpapalaki ng pananalig. Knowledge can do natural things. Knowledge can do the doable. But naive knowledge, little knowledge, could challenge and shake the faith. It is not knowledge that should shake the faith. It is naive, little, simplistic knowledge that seems to contradict faith. However, faith does the impossible. Knowledge does the possible, faith does the impossible. Knowledge does the ordinary, faith can do great things. Consider the pyramids of Egypt. Talagang wonderful, hanggang ngayon hinahangaan. The pyramids were not made by knowledge, they were made by faith. Anong ibig sabihin natin? Well, knowledge was instrumental in the how, but it was faith that energized the why. Ngayon, alam nyo nang gumawa ng pyramid, gagawa ba kayo? Alam nyo lang, pero hindi na kayo siguro na nanalig na dapat yung gawin, so wala kayong magagawa. Knowledge doesn't do anything. It is faith that uses knowledge to do great things. If small faith can do great things, what more could big and great faith do? Matthew 17:20, Jesus says, I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. The word impossible must not be in the vocabulary of believers. Do not belittle whatever faith you have at this moment. Do not belittle what other people have at this point. Never be stopped. Never be delayed by the myth of little faith. Kasi, sabi ni Jesus, pwedeng, pwede na yan. Little faith mo, sige na, go. You will accomplish great things. You will do mighty things with the faith as small as a mustard seed. Faith is our greatest wealth and strength and weapon.
versus hardship versus meaninglessness. Never let go of your faith. Increase it by using it. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kahit munti, maliit na pananalig lang meron kami, marami na pala kaming pwedeng gawin. Yung mga palang iniisip naming imposible, hindi imposible kung may konti lang pananalig. At dahil alam naman namin, Panginoon, na may konti kaming pananalig, at least, then we should never be paralyzed. We should never be stopped from doing great things and believing that we could do more just because we think our faith is small. Patuloy mong ipaliwanag sa amin ang mga bagay na ito. Ipakita mo sa amin ngayon, Panginoon, ang mga magagandang bagay na dapat nagawa na namin noon pa, pero hindi namin nasimulang gawin kasi akala namin maliit lang yung faith namin at walang mangyayari. Ituwid mo kami sa pagkakamaling ito. At nawa, Panginoon, sa iyong pagpapaliwanag ng aming isip, magawa namin yung mga dapat noon pa nagawa. At ngayon, magawa namin yung mga naghihintay pang mga dapat gawin sa buhay. Let's remain in the Lord's presence, brothers and sisters. Yumuko tayo, makipagniig sa Diyos, at nais kong hamunin ng bawat isa. Isipin nyo yung mga gusto nyong isipin, gusto nyong gawin, na hindi nyo nagagawa dahil iniisip nyo hindi nyo kaya. Especially in matters of faith. Mga pagtawag sa inyo ng Diyos, mga ipinapagawa, mga misyon, mga pagtalo sa ating mga kahinaan, iniisip natin hindi natin kaya. Pero sabi ni Lord, may faith kang pagkaliit-liit, kaya mo na yan. Kayang-kaya mo na. Never accept the spirit of defeat. With little faith, you can accomplish great things. Makipagniig sa Diyos at magbulay-bulayan kung ano mga naghihintay na mga dakilang bagay sa inyong buhay na pwede nyo nang gawin with little faith and put that little faith in action. Lord, be with your people. Bigyan mo ang bawat isa ng personal na aplikasyon ng napakadakilang katotohanan ito. Be with the Lord in moments of silence.